Hey guys, what's up? It's me, Pinas. Is it iba't ibang kaalaman? Nandito naman po sa iyong harapan upang dagdagan na inyong nalalaman. So, sa mga sandali po ito ang ating pag-uusapan ay wala pong iba kundi ang luto at kakaiba na hindi mo pa natatagpuan kahit saan. At higit sa lahat, pampamigyan na, pangmasa pa, kayang-kaya pa ng ating mga bursa. Ngayong panahon ng pandemya, alam naman po natin, napakalaman ng mga bilhin. Pero po kayong mag-alala dahil hindi po lang magiging hadlang upang hindi nyo makain ang inyong mga paboritong lutuin. Dito po sa aking channel ay ituturo ko po ang mga kakaibang lutuin na tiyak pa na masasarapan ka na at higit sa lahat, kayang-kaya pa ng iyong bulsa. Ngayon, kung handa ka na po, ay atin na pong umpisaan. Pero kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, hiniling ko po pakasubscribe ang channel ko. Isabay mo ng the icon para all updated sa lahat ng video gagawin ko pa. Paki-like and paki-share din po sa iba. Tara po, pag-usapan na po natin ang madadagdag niya naman sa iyong kaalaman. So ito po ang ating mga ingredients para sa lutuin natin ngayong lengua ampalaya. So kailangan, dahil lengua, meron kang dila ng baboy, much better kung dila ng baka, meron kang jolly mushroom or any kind of mushroom, meron kang rino, ampalaya, ayan, margarine, sibuyas, kamatis, bawang, at swerte, binasa na po. Ito na 4 cubes nor liquid seasoning. So yan po ang lahat ng ingredients na ating gagamitin para sa ating tinatawag na lengua ampalaya. So we will start our cooking procedure. So first step is kilalaga po natin tong lengua. Laga natin siya para mabalatan siya. 1 eternity later. So our next is itong ampalaya. Usual yung ginagawa sa ampalaya, tanggalan nyo ng buto. So next step guys is maglalagay ka ng asin dito sa tubig para ang ampalaya hindi siya mapait bago mo siya gayatin. Lagay ka ng konting asin. Yan po ang technique para ang ampalaya hindi siya mapait. So, gagayatin na natin ngayon ang ampalaya at ilalagay natin dito sa tubig. Okay, so ang paggayat po ng ampalaya natin is dapat medyo malaki. And then ilagay mo po siya dito sa tubig na may asin. Ganyan po yung paghihiwa ng ampalaya para walang pait. So okay na po yung ampalaya, nagayat na natin. And then dun po tayo sa next step na naman. Okay guys, ngayon ang paglaga po ng lengua o dila, hindi masyadong matagal dapat ha, para lang matanggal itong ganito niya, yung balat niya. So pag nakikita mo, natetest mo siya na natatanggal na itong mga ito, itong mga to, yan, pwede mo na siyang patayin. Safe na safe, ikaw bumapatay sa akin unti-unti. Tapos sibuyas, yan, balatan mo na siya. Hiwain ang sibuyas, regular na hiwa lang. Okay, nahiwa na ang sibuyas, is kamatis, dalawang piraso lang para hindi siya gaano umasin. Hiwain, mas ganun lang din ang hiwa, simpleng gayat lang. Okay, gayat na po ang kamatis. And then the next one is the bawang, 3 cloves of garlic. Tugtugin mo lang siya. O pitpitin, eka nga. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah.
And the nice guys is yung dila na pinakulo mo, pina lambot mo, puti-puti niya is hanggalin mo, nalagay mo sa tubig para mabilis siyang lumamig. And then tanggalin mo na yung puti-puti niya o yung parang pinakabalat niya. Note guys ha, hindi kailangan lagang-laga kasi mahihirapan ka ang balatan. Ito, yan, gaya nga no. Ito, kahit paano, balat na siya. Yan. Pag lagang-laga kasi guys, sasama yung laman yan. So, kailangan hindi siya lagang-laga. 5 to 10 minutes, pwede na siya para ganyan ang kalalabasan, hindi sumasama ang laman sa pagtanggal mo ng balat ng dila. Diba? Hindi ka sumasama. Okay, nabalatan na po si Lengua. So, gagayatin na natin siya. So, ang susunod mong step dyan is gagayatin mo si Lengua. Atin mo siya sa gayat na tama. Ang kaninipis, oh. So guys, gayat na ang dila. So, mag-i-start na tayong magluto. Yan, nakikita nyo. Ganyan ang pagkakagayat dapat ng dila, ha? So, cooking procedure na po tayo, guys. Lagyan ng mantika yung kamali. Ang paglalagay, guys, ng mantika, hindi gaan ng marami. Tantahin mo lang kasi masyadong makolesterol kapag ka marami ka maglagay ng mantika. Hindi po kailangan ng takal-takal dyan. Dapat alam mo yung hindi siya magiging makolesterol. Okay? Siyempre, yung first move dyan is yung bawang. Alam na yan, yung mga nagluluto. And then, medyo golden brown na si bawang at chiswal. Sa sibuyas naman. And then, si kamatis na. And then, pag medyo tender na si kamatis, si sibuyas at si bawang, lagay mo na ang dila. Yan. Kikita niyo ba guys yung nakikita ko? And then, isunod mo si margarine. Tunawin si margarine. Ayan, tunaw na si margarine. Kikita niyo naman. And then, kapag ka yung margarine ay nakikita mo na kumukulay na yung karne o yung dila dahil sa margarine. Yan na ang sitwasyon niya. Lagyan mo na siya ng tubig para palambit niya. Hintay natin siya ngayong lumambot bago natin ilagay yung mga susunod na mga sahog. So, takpan mo siya. Wait na kumulo hanggang sa lumambot. Sige na, seryoso na! Sulohin mo yan! Tapos, lagyan mo siya ng konting asin. Konti lang. Baka umalat eh. Antsahin mo, nakaunti lang talaga. Bigyan mo ng kaunting paminta. Tapos, pwede mo nang ilagay yung aswete. Gulay lang ilalagay mo, hindi yung buto ah. Yan, kita mo kumukulay na siya. Kulay na kulay na. Ang aswete. Hintayin po natin yung maluto. And then, lagyan mo ng dalawang
kutsara ng Knorr Liquid Seasoning. Okay. And ilagay mo na po si pork cubes. Si Knorr pork cubes. Tunawin. And then, lagay mo na po yung Rino. Tunawin si Rino. Lagay mo na po yung mushroom. Hintayin lang pong maluto si mushroom. Hintayin mo po siyang mag-drain ng konti bago mo ilagay yung pampalaya. Drain-drain mo siya ng konti para hindi siya gaano masabaw. Okay, pag nakikita mo po na medyo naglalapot-lapot ang sabaw niya kasi malapot na talaga, it's time para ilagay po ang iyong pampalaya. So, lagay mo na siya. Haluin mo siya para sumama siya doon sa katas ng Rino at ng atswerte. Yan guys, ang tinatawag ng timing sa pagluluto. And then, ilagay mo na po ang panghuli. Ang magic sarap. Para pagkaluto ng ampalaya, patayin mo siya. Ikaw na lang magpakamatay! So, takpan hanggang sa hintayin po natin maluto si ampalaya. And pwede na po yan i-serve. So, paano mga kaibigan? Inaasahan ko po na nag-enjoy ka na, nadagdagan pa ang iyong kaalaman. Ito po si Pinas Isip TV Kaalaman na nagsasabi ko sa inyo. Kung gusto mo ng karagdagang kaalaman, Pinas Isip Channel lamang po ang iyong tutukan. Tiyak na marami kang malalaman. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, ay hiling ko po sa'yo, pakisubscribe ang channel ko, isabay mo ng bell icon para always update ka sa lahat ng mga video na gagawin ko pa. Pakilike at pakishare din ko sa iba. Paano, see you on my next vlog? I hope so na makikita kita po tayo sa susunod ko pang mga video. Hasta la vista, baby! God bless all! Ingat, ingat!